Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling! Mga kapamilya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa! Tutok na sa programa ng mga adik sa pag-ibig, Dear MOR, kasama si Popoy at Baksha. Dear MOR, una sa lahat ay isang napakagandang hapon sa inyo, lalo na sa inyo, Popoy at Asmin. Siya nga pala, itago nyo na lamang ako sa pangalang Maming at sadyang iniba ko na lamang ang pangalan ng mga taong mababanggit ko sa kwento para na rin manatiling privado ang kanilang buhay bukod sa ayaw naming mahusgahan ang buo naming pagkatao. Pero kahit na ganun, ay nagdesisyon pa rin akong sumulat para na rin sa ikagagaan ng loob ko at para na rin makapagbigay ng aral sa inyong mga tagapakinig. Popoy at Asmin, isa ako sa mga magulang na walang ibang hinangad kundi ang makita ang mga anak nila na may maganda at maayos na buhay. Kaya bilang magulang ay ginawa ko ang lahat ng klase ng pag-aalaga at pangangaral para sa aking nag-iisang anak na itatago ko na lamang sa pangalang Eddie. Minahal ko talaga ang anak ko at ibinigay ko sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Iningatan ko rin siya at palagi ang pinapangaralan dahil gusto kong lumaki siyang isang mabuting tao, mabait, responsable, masipag at may malaking takot sa Diyos. At dahil sa kaisa-isa ko siyang anak, kaya halos hindi ko na siya padapuan sa lamok. Masasabi ko namang naging maganda ang pagpapalaki ko kay Eddie dahil simula pagkabata hanggang sa sumapit siya sa hustong gulang ay wala akong naging problema sa kanya. Iyon ang akala ko dahil isang araw, nagulat na lamang ako, nasusubukin pala ng tadhana ang pagiging magulang ko. Dumating kasi si Eddie na para bang... may nakamamatay na sumpa ng pag-ibig. Oo, hindi masamang magmahal at naniniwala naman akong nakabubuti ang pag-ibig sa buhay ng tao. Pero kaya rin hamakin ng pag-ibig ang lahat. Kahit na sarili nitong magulang ay hahamakin. Masunod lang ang kanyang puso, kahit pa sa tingin ng nakararami, ay isang malaking pagkakaya. Ma. Buti naman at naisip mo pang umuwi, ha, Eddie? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo ng ama mo? Ma, sorry po kung umalis ako ng walang paalam. Nagawa ko lang po yun kasi... Kasi nakipagtanan ka sa babaeng walang kwenta! Huwag niyo naman pong pagsalita ng ganyan si Mirna. Ma, mahal ko po siya. Sana naman po tanggapin niyo siya para sa akin. Hindi ko matatanggap ang babaeng yun, Eddie. Maruming babae si Mirna. Mababa ang lipad. Paano mo nasisikmurang mahalin ang isang katulad niya, ha? Ma, pinakasalan ko na si Mirna. Ano? Anong sabi mo? Eddie naman! Bakit mo pinakasalan ang babaeng yun? Oo, ma, madilim ang nakaraan ni Mirna. Pero tanggap ko po yung buong pagkatao niya. At saka naman, nagbago na po siya. Maniwala naman kayo sa... Ang isang babaeng bayaran, kahit napaliguan mo pa ng sandamukal na sabon at pabango, mananatiling marumi at mabaho. Ma, nakikiusap ako. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan na maging asawa mo. Ngayon, kung hindi mo hihiwalayan ang babaeng yan, mas mabuti pang lumayas ka na lang dito. Ma, huwag naman po kayong ganyan sa akin. Akala ko ba mahal niyo ko? Oo, anak, mahal kita. Pero handa kitang kalimutan kung hindi mo hihiwalayan yung si Mirna. Mama. Eddie... Oh, naririto ka pala, Mirna. Magandang hapon po, ma. Huwag mo akong tatawaging mama. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi kita matatanggap para sa anak ko. At saka, anong sabi mo? Magandang hapon? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, anong maganda sa hapon kung isang maruming klase ng babae ang ihaharap sa akin ng anak ko bilang asawa niya? Ano, Mirna? Nagmamahalan naman po kami ni Eddie. Aling Maming... Maring may nakaraan po ko, pero handa ko pong patunayan sa inyo na karapat dapat po akong maging asawa ng anak ninyo. Nagbago na po ako, at handa ko pong patunayan yun sa inyo. Ano bang mayroon sa anak ko, at siya pa ang pinatulan mo? Alam mo, kung pinakasalan mo lang si Eddie sa pag-aakalang may kaya kami, nagkakamali ka.
Oo, maaaring nakatira kami sa dalawang palapag na bahay na ito, pero wala na kaming ibang ari-arian. Hindi po pera ang habol ko kay Eddie. Oo, talaga ha? Hindi ako naniniwala sa iyo. Dahil ang pagkakaalam ko, ang mga babaeng bayarang katulad mo, tinidyos ang pera. Pwes, Mirna, pinapangunahan na kita. Wala kang mahihita sa anak ko. Dahil simula sa araw na ito, itinatakwil ko na si Eddie. Kaya wala siyang makukuhang anumang pera o mana mula sa amin. Man naman. Ikaw, Eddie, total naman, pinili mo na ang babaeng yan. Magsama kayong dalawa. Pero itong tandaan mo, kahit kailan, huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Kahit kailan, ayoko na makita yung pagmumukha mo at ang babaeng yan dito sa bahay. Ano bang inihintay ninyo? Sige na, lumayas na kayo! Mama, nakikiusap naman po ako sa inyo. Wala po kaming ibang matutuluyan ni Mirna. At ano gusto mong mangyari? Titira ka dito sa bahay na ito? Titira kayo dito? Hindi! Eddie, ayoko! Mama, huwag nyo naman po sana kaming ipagtabo yan. Sige anak, maaaring tanggapin ulit kita sa loob ng bahay. Pero yung babaeng yan, hindi. Hindi ko siya matatanggap. Hetong tandaan mo, Eddie, hindi ko hahayaang tumira ang bayarang babaeng yan sa loob ng pamamahay ko. Huwag naman po kayong ganyan sa asawa ko. Respetuhin niyo po siya. Respeto ang babaeng yan. Aling maming sumusobra na po kayo. Oo, maaaring babaeng bayaran ako, pero wala pa rin kayong karapatan na bastusin ako. Iyan ba, Eddie? Iyan ba ang klase ng babaeng pinagmamalaki mo? Ano ba ang klaseng pagpapalaki ang ginawa ng mga magulang yan, ha? Tama na po, Aling Maming. Kung sa tingin ninyo magaspang ang ugali ko, tignan nyo rin po ang sarili ninyo. Kasi kung tutusin, mas magaspang pang pag-ugali nyo kaysa hayop sa akin. Hayop ka, babae ka! Matama na, ano ba? Huwag mo nga ako pigilan, Eddie. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Kakalbuhin ko lang ang babaeng ito! Sige, Eddie. Kung gusto mo, bumalik ka na lang sa mama mo. Ay, paano ka? Kaya ko na ang sarili ko. Huwag ka mag-alala sa akin. Sige na, Eddie. Hindi, Mirna. Hindi ako babalik sa bahay nang hindi kita kasama. Nakapag-desisyon na ako. Sasama ako sa'yo. Ma. Sige. Eddie, kung hindi mo kayang hiwalayan ang babaeng yan, pues, lumayas ka na sa bahay na ito. Ano bang inihintay ninyo? Lumayas na kayo! At kahit kailan, ayokong makikita yung pagmumukha ninyo. Lalo ka na, Mirna. Huwag ka nang babalik pa dito. Popoy at Asmin, malaki ang pagtutulko sa pakikipagtanan ni Eddie kay Mirna. Bukod sa masyado pang bata si Eddie para magtayo ng isang pamilya, ay hindi ko rin gusto ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Hindi sa inuusgahan ko si Mirna, pero naniniwala ako na hindi siya karapat-dapat na babae para sa aking anak. Ayos lang sa akin kung dating babaeng bayaran si Mirna, dahil ang ina ko mismo ay katulad din ng trabaho ni Mirna. Pero Popoy at Asmin, kilala ko ang babaeng yon. Napakasama ng ugali noon, kaya tutol na tutol ako sa relasyon nila ng anak ko. At dahil sa hindi ko matanggap noon si Mirna, ay itinakwil ko si Eddie. Pero dahil sa malambot din ang puso ko, at dahil sa mahal ko ang anak ko, ay napilitan na rin akong bawiin ang pagtatakwil kay Eddie. At pumayag na akong makitira muna sila ng asawa niya sa bahay ko. Pero Popoy at Asmin, mukhang nagkamali yata ako ng desisyon. Ano ba yan? Kanina pa bukas yung TV, sayang naman ang kuryente. Sandali lang po, nanonood pa ako. Yan, ang hirap sa'yo, Mirna. Pinayagan na nga kitang tumira dito, tapos magdamag ka lang nakahilata dyan. Ibis na tulungan mo ako rito sa gawaing bahay. Ma, gusto ko lang linawin sa inyo. Hindi ako nakahilata magdamag. Inaalagaan ko ang anak namin ni Eddie. Nagpapahinga lang po ako. Ginagawa mo lang alibay ang anak mo. Kanina pa natutulog si Francis. Tingnan mo yung sarili mo. Tumataba ka na sa kakahilata. Teka, bakit yung ba ako pinag-initan, ha? Eh, paanong hindi kita pagsasabihan? Eh, napakatamad mo. Dapat sa'yo, pinapalaya sa bahay na ito. Asawa ko ng anak ninyo. At pamamahay ko ito. Makikinabang naman kayo sa amin. Karapatan kong makinabang sa lahat ng perang kinikita ni Eddie. Kasi anak ko naman siya. Ikaw, sampid ka lang dito sa bahay. Ma, mas malaki ang karapatan ko kay Eddie kesa sa inyo kasi asawa niya ako. Legal kaming mag-asawa. Aba, kung magsalita ka dyan, akala mo kung sino ka na. Eh samantalang pinulot ka lang sa basurahan ng anak ko. Ma, Mirna, nagtatalo na naman po ba kayo? Buti naman at dumating ka na.
Itong asawa mo, nakakapanginit na ng ulo. Kung makasagot sa akin, parang hindi niya ako biyanan. Mirna. Eh, paano hindi ko siya sasagutin, Eddie? Grabe naman siya manlait sa akin eh. At saka, kung makapag-utos sa akin, akala mo mo-tsa-tsa ako dito sa bahay. Eddie, hindi ako katulong dito. Asawa mo ko. Eh, Mirna, baka naman kasi hindi mo tinutulungan si Mama. Eddie naman! Pagod na ako sa pag-aalaga sa anak natin. Pagpahingahin niyo naman ako. Ma, nagpapahinga lang po si Mirna. Palusot lang niya yan. Wala na nga yung ginagawa dito sa bahay. At saka, ikakatwiran niya na nag-aalaga siya ng anak ninyo. Bakit? Oras-oras ba kailangan palitan ng lampin niyang si Francis? Kailangan ba oras-oras ay palitan ng lampin o damit yung anak ninyo? Hindi naman, di ba? Ang punto ko lang, anak, eh sana naman tumulong naman yung asawa mo sa akin. Ako na nga ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay dito. Ako naglalaba, naglilinis, nagluluto, lahat. Eh, yung babaeng yan. Sige, anak. Tingnan mo lang ang kamay ng babaeng yan. Kung yung babaeng yan ay may kalyo. Wala. Walang kakalyo-kalyo ang kamay niya. Kasi para siyang reyna kung umasta rito sa bahay. Sige, Mirna. Sa susunod, tulungan mo na si Mama sa mga gawaing bahay dito. Yan naman kasi ang hirap sa'yo, Eddie. Kinakampihan mo na naman yung mama mo. Hindi sa kinakampihan ko si Mama. Sige. Tutulungan ko yung mama mo sa gawaing bahay, pero ikaw ang mag-alaga ng anak natin. Mirna naman, alam mo naman nagtatrabaho ko, di ba? Hoy Mirna, nag-alaga na rin ako ng bata, pero nagkaroon pa rin ako ng oras para sa ibang gawain dito sa bahay. Kaya huwag mong sabihin sa akin na wala kang oras sa pag-aalaga mo sa apo ko. Ano ba? Patayin nyo na nga yung TV, ang ingay-ingay. Sige, ako na magpapatay. Yan ang hirap sa'yo, May. Simpleng libangan ko na lang ang panonood ng TV, tapos kung ano-ano na yung naririnig ko sa inyo. Nagtitimpi na lang ako sa inyo eh. Mirna, tama na. Alam mo, Mirna, kung ayaw mo na rito sa bahay, malaya kang lumayas dito. Una sa lahat, hindi ko kailangan ng palamunin at pabigat sa ito sa bahay. Pangalawa, kahit anong gawin mo, hindi kita matatanggap na asawa para sa anak ko. Eh ano ngayon? Wala akong pakialam kahit hindi niyo ako matanggap. Ang mahalaga, asawa ko na si Eddie. At saka kung makapanglait kayo sa akin, akala niyo perfecto kayong tao ah. Mirna, ano ba? Gumalang ka nga sa mama ko. Bakit ba, Eddie? Mas kinakampihan mo pang mama mo kaysa sa asawa mo. Ilang beses na ba akong inapin yan, ha? Marami na. Sa totoo nga lang, gusto ko na umalis sa pesteng bahay na to eh, kaso hindi ko magawa kasi mahal kita. O wala ka lang matirhang iba, kaya kinakapalan mo lang yung mukha mo. Ma, Mirna, ano ba? Tumigil na kayo. Sige, kung mas naniniwala ka sa mama mo, edi sige, magsama kayong dalawa. Mirna! Mirna! Bumalik ka nga rito! Eddie! Mirna. Eddie, mag-usap nga tayo. Ma, ba't po ba kayo ganyan kay Mirna? Walang problema sa akin. Yung asawa mo ang may problema. Ikaw ha, pagsabihan mo yung si Mirna na yan. Kasi kung mananatili pa siya sa ganyang ugali niya, hindi ako magdadalawang isip na palayasin yan dito sa pamamahay ko. Popoy at Asmin, ganong eksena ang madalas mangyari sa pagitan namin ni Mirna. Sinubukan ko namang magpakabuti sa babaeng yon, pero kahit anong gawin ko, hindi kami magkasundo. Bukod kasi sa napakasama ng ugali niya, yun nga, walang galang sa nakakatanda at napakatamad din nito at kung umasta ay parang siya ang reyna sa bahay. Sa madaling salita, Popoy at Asmin, walang utang na loob. Sa kabilang banda, isa rin sa dahilan kaya ako tutol kay Mirna ay alam ko at nararamdaman ko na ginagamit lamang niya si Eddie, kaya niya ito pinakasalan. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit kumukulo ang dugo ko para kay Mirna. Kamusta na po kayo, Ma? Huwag ka mag-alala. Tagal na maayos ang pakiramdam ko. Mabuti na lang po at mabilis kayo nasugod sa ospital. Mabay talaga ang Panginoon. Pero nagtataka lang ho ako. Eh, bakit ho ba kayo nalason? Paano napunta yun sa pagkain nyo? Ewan ko rin, anak. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi aksidente ang lahat. Ha? Ano naman pong ibig nyo sabihin? Nanilason po kayo? Oo, Eddie. Mayroong naglagay ng lason sa pagkain ko. Pero sino naman pong gagawa sa inyo yan? Isipin mo, anak. Sino ba sa loob ng bahay ang may galit sa akin? Si Mirna lang naman, di ba? Ma, huwag niyo naman pong pagbintangan ng asawa ko. Hindi pa po tayo sigurado, sigurado dyan. Sigurado ako, anak. Si Mirna lang ang gagawa nun sa akin. Alam ko, malaki ang galit niya sa akin at saka gusto na rin niya ako mamatay para malaya na siya makakagalaw dito sa bahay. Mama,
Bakit hindi niyo po ba makuhang tanggapin si Mirna? Anak, sinubukan ko naman siyang tanggapin para sa'yo. Sinubukan ko rin siyang pakisamahan para sa'yo. Kaso, iba talaga ang ugali ng asawa mo. Kahit anong gawin ko eh, hindi kami magkasundo. Mama. Alam mo, Eddie, hindi naman kami magkakaroon ng problema ng asawa mo kung sumusunod lang siya sa gusto ko. Ang gusto ko lang naman eh, tumulong siya sa gawaing bahay, hindi yung nakahilata lang siya sa buong magdamag. Kung ayaw naman niyang gumawa rito sa bahay eh, sana tulungan ka naman niya sa pagtatrabaho. Kung sa bagay, anong trabaho palang papasukin ng babaeng yan? GRO? Prosti? Ma, pakiusap. Huwag niyo na pong ungkatin pa yung nakaraan ni Mirna. Sa totoo lang, disappointed ako sa'yo. Pumatol ka kasi sa kanya. Ano bang pinakain sa'yo ng Mirna yan, ha? Ano bang mayroon ng babae niyan? Pila sana, malansa pa. Ma, hindi na po ba talaga magbabagong pagtingin niyo sa asawa ko? Alam mo, Eddie, handa ako namang tanggapin ang babae niyan eh. Ano pa ba magagawa ko eh? Asawa mo na siya. Pero gustuhin ko mang baguhin ang pagtingin ko sa kanya, hindi ko magawa. Lalo na sa mga pinapakita niyang kagaspangan na ugali sa akin. Eh ano pa po bang ginawa sa inyo ni Mirna at suktulan ng galit niyo sa kanya? Alam mo kung ano? Una, siya lang naman ang dahilan kaya inatake sa puso ang tatay mo. Hindi mamamatay si Rod kung hindi siya nagalit sa asawa mo. Pangalawa, simula pa lamang, wala nang galang sa akin si Mirna. Kung makapagmura sa akin, parang hindi niya ako biyanan. Tapos kung umusta siya dito sa bahay, akala mo siya ang may-ari ng bahay na ito. Ikaw naman, Eddie, sa halip na pagsabihan mo yung asawa mo, ilalo mong kinukonsinti. Ma, hindi ko po kinukonsinti si Mirna. Takot ka sa asawa mo, Eddie. Yun ang napapansin ko sa'yo. Oh, sige, ma. Kakausapin ko na lang po ulit siya. Kung gusto nyo, magharap-harap kayo. Huwag na, Eddie. Wala ring mangyayari. Kahit na pagharap-harapin mo pa tayo. Eh, ano ho bang gusto niyong mangyari, ma? Palayasin mo yung babaeng yan sa pamamahay ko. Hiwalayan mo na siya. Ganun lang kasimple. Ma, hindi pwede yun. Mahal na mahal ko po siya. At dahil sa pagmamahal mong yan, kaya pati kaming mga magulang mo napapahamak. Ma, hindi pa po tayo sigurado kung siya nga lumason sa inyo. Siya lang, Eddie, ang gagawa nun. Wala nang iba. Sige, ma. Kung hindi po talaga kayo magkasundo, siguro mas mabuti na lang pong umalis na kami sa bahay. Hindi ka alis dito, Eddie. Iniwan na ako ng tatay mo. Huwag naman sanang pati ikaw eh. Iwanan din ako. Eh, paano naman po ang asawa ko? Alangan namang siya lang ang umalis. Hindi naman po ako papayag nun, ma. Nilaso na talaga ng mirang yan ang utak mo. Ma, pakiusap naman. Kung mahal niyo po talaga ako, kung ayaw niyo akong umalis dito, sana naman makipag-ayos na kayo sa asawa ko. Tanggalin niyo na rin po sana sa isipan niyo na masama ang asawa ko. Ma, hindi po magagawa ni Mirna ang lasunin kayo. Maniwala naman kayo. Eddie, anak. Ma, mahal na mahal ko kayo. Hanggat maaari, ayoko po kayong iwan, pero mahal ko rin ang asawa ko, pamilya ko. Sana naman po magkasundo na kayo. Sige, anak. Kung yan ang gusto mo, pipilitin kong sikmurain na makipag-ayos dyan sa asawa mo. Ma, gawin niyo to para sa akin. Ay, kundi lang kita mahal, anak. Popoy at Asmin, alam ko at kumbinsido ako na si Mirna lamang ang gagawa na lasunin ako dahil siya lang ang may galit sa akin. Bukod sa alam ko rin na kaya niyang gawin yon sa akin dahil siya ang tipo ng taong pinaglihi yata sa ahas. Patawarin niyo ako kung masyado akong masakit magsalita kay Mirna, pero napaka-traidor talaga ng babaeng yon. Madalas niya kasi akong siraan sa anak ko. Bukod sa siya rin ang dahilan kaya namatay ang asawa ko. Popoy at Asmin, sa puntong yon ay alam ko na sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko makakasundo ang isang taong tulad ni Mirna. Bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan.
isuko ang laban. Mga kapamilya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tutok na sa programa ng mga adik sa pag-ibig, Beer M.O.R. kasama si Popoy at Basha. Hindi talaga mapaghalo. Hindi mapaghalo ang magbiyanan na si Mirna at si Maming. Ang ating letter sender, ha? Ayan, pero ibang klase naman to. Pero sabi ko nga sa inyo, isa to sa mga talaga namang pasok na pasok sa mga storya nating mga Pilipino, storya ng magbiyanan. Ayan, kaya ikaw, sa tingin mo ba, ganyan ang biyanan mo sa'yo? Na medyo inaayawang ka, masungit sa'yo. Bakit? Tignan mo, baka ikaw ay katulad nitong si Mirna, ha, na napakaganda ng ugali. Sa sobrang ganda ng ugali, ang sarap plantsahin sa muka. Ayan, tatamad-tamad sa bahay, nakikitira na nga lang. Tapos wala pang walang modo, walang paggalang kung makipag-usap, tila hindi biyanan. Ayan, ay nako, nakakainis talaga yan. Ang swerte ko talaga sa biyanan kong babae. Kay Mama Olga. Oo, sana ma. Sana ma. Sana ano. Hindi, sana sa mga susunod ko pang buhay, si Mama pa rin yung ano, si Mama Olga ko pa rin, ang aking napakaganda at napakabait na biyanan, ang makatapat ko. Ayan, ha. O, eto, ang inyong mga mensahe, mga kapamilya, ha, nakakaano talaga, nakakayamot, itong si Mirna, kung ganyan mag-aasta. Naalala ko tuloy nung bata ako, parang ano eh, meron ako nakitang ganyan, hindi ko naman kapatid, hindi naman asawa ng kapatid ko, pero parang may nakitira sa amin nun. Alam ko, ano siya, karay-karay siya nung pinsan ko. Kaya mo na, pinsan, ha? Oh, wala naman na eh. Oh, wala naman na yung ano mo eh. Oh, wala na yung babae. Nagwawalis yung nanay ko sa amin yung bahay. Aba, nagbabasa ng dyaryo yung babaeng karay-karay nung pinsan ko nun. Tapos sabi ng nanay ko, excuse me. Aba, magalang naman yung babae. Itinaas yung paa. Pagkatapos ng nanay ko magwalis. Doon pa rin siya. Hindi pa yata tapos doon sa binabasang balita. Baka nakikinig tatay ko ngayon, naaalala. Si Sofia nga ho yun. Dating ano, girlfriend ng Insan Lito. Ayan ha. O, eto. Nako, galing kaya Glenn Joseph Belen. Kakaibang babae naman yan. Bastos sa biyanan. Yan. Wala nang reklamo. Kapag bastos ka nga naman sa biyanan o kahit kaninong tao, masama ugali mo. Ayun. Nakakayamot ka talaga. Ayan. Dapat matuto siyang makisama dahil nakikitira lang sila. Ayan. Pakibati nga po ang asawa ko na si Cecilia Lumawag. Sana mabasa na ang mensahe ko. Thanks. And more power sa hashtag Dear M.O.R. Thank you so much, paring Glenn, ha? Ayan, at syempre, eto, Popoy, magandang hapon sa'yo. Mas mainam talaga na kapag nag-asawa ka na, humiwalay ka na sa mga biyanan nyo. Kasi palagi lang kayong papansinin nila at ipagkukumpara sa ginawa nila noong nagsisimula pa lang sila, silang mag-asawa. Kasi naman, si Mirna, nakakainis naman nga, kahit may anak ka na, hindi naman mauubos ang oras mo sa bata. Ayan, naranasan ko din yan kapag tulog ang bata, tsaka naman ako gagawa ng mga gawaing bahay o ng mga dapat kong gawin. Dapat kasi tulong-tulong din pag may time. Nakakaloka naman talaga si Ate Mirna. May paglason pang nalalaman. Yan ang sabi ni Marisa Kapinig ng Paranaque. Ayan ha. O, hindi pa naman natin sigurado kung siya nga ang lumason. O, hindi naman nasabi ni ano eh. Hindi naman nasabi ni Nanay Mirna, ni Chamaming. Chamaming talaga na eh, no? Ayan, ha? Ni Tita Maming. Tita Maming. Hindi naman alam ni Tita Maming. Baka meron siyang dinabayaran na utang na kapitbahay. Nakalusot yung kapitbahay. Para lasunin siya. Baka sa palengke mismo. Ayan, merong inilutong pagkain. Nilagyan ng lason. Oo. Hinaluan ng ano. Akala niya paminta ang hinaang pinagbili sa kanya. Ayun naman pala Dora Rat Killer.
Dora Rat Killer. Ayan ha. Ang ganda ng kwento ngayon. Kahit anong sabihin o gawin na magulang, ang respeto dapat hindi nawawala. Kasi kahit anong mangyari, magulang natin yan. Gusto ko yung sinabi mo ha. Axe ng Andy Polo. Happy lunchtime po sa lahat ng crew ng El Bonito's Pizza, especially sa Kogyo. Kogyo? Sa Kogyo Branch. Talaga naman social, ha? Ayan, pakibati naman po ang mga napakaganda kong girlfriend na si Regine at ang friend niya na sina Iris and Chris at si Bea Nuevo na may cute baby. Ang sarap niyong kasalo sa tanghalian. Number one talaga kayo, dear MOR. Maraming maraming salamat sa iyo, ha, paring Axe. Ang bait naman ng nanay ni Eddie. Grabe. Saludo ako sa kanya. Tapos eto namang si Eddie, parang nabulag na sa pag-ibig. Hindi niya napapansin na nasa loob ang kulo ni Mirna. Sa una lang mabait, nakakabaliw talaga. Grabe, wala talagang magulang na natitiis ang anak. Sabi niya Junichi Sanza. Yan. O eto pa, sabi, ang ahas nga naman, inalagaan at binusog mo na, tutuklawin ka pa. Ganyan si Mirna. Nax naman, ha? Pagaling ka na lang dyan kaysa kung ano anong mga pinagsasasabi mo. Hello, get well soon, Ate Giselle. Siya yung nag-text nun. Ayan ang binabati si Naglaisa, Joy, Jessica, Lucy, Francis at Jeffrey ng Ukay-Ukay sa Novaliches at lahat ng mga admin ng Lakasar. Ayan, ha? Sina Ate Cecil, Jeff, Carol, Janjan, Jessa, and syempre, ayan, kaya Giselle. Ayan, advance 23rd month, sari. Aba, mag 2 years na pala, ha? May celebration yata. Ayan. Pero wag muna itong buwan ng Pebrero, ha? Palampasin muna natin to. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, tingnan nga natin si ano nga kaya? Ito bang sukdulan na kasamaan ni Mirna at napakawalang modong bata? Ayan. Eh, magbabago dahil sa kabaitan naman ng kanyang biyanana na sumulat nga sa atin na si Tita Maming. Tingnan natin. O kaya naman, baka naman na itong si Eddie na anak ni Tita Maming ay matuto ng pagbigyan din ang mga sinasabi ng kanyang nanay na hindi nga nararapat sa'yo ang babaeng bastos, walang modo, tamad, na si Mirna. Talaga naman diin na diin eh, no? Para yung mga nakikinig din na ganyan, kumusta? May nagtitinginan na, oh. Ayan, oh, may nagtitingin na magbiyanan na, oh. Ayan, oh, oh. Ayan, oh. Ayan. Parang gusto nang umalis tuloy nung ano, oh. Oh, nung... nung manugang yun. Tila gusto na tinamaan na ng gusto. First part pa lang ng story, ah. Ayan, oh, oh. Oh, wag na kayong mag-ano dyan. May sarili na kayong Dear MOR story na sinisimulan dyan. Relax lang po kayo dyan. Ha? Oo, oh, oh. Ayan na. Ayan na, nag-uumpisa na, oh. Nag-uumpisa. May nag-aaway na. Oh, pakinggan nyo muna yung second part naman. Baka naman mabago pa yan. Wag muna kayong mag... Oo, oh, yan na eh. Ayaw na tumigil ng biyanan na babae, oh. Ayan, dumaldal na, oh. Nako, yan na, sumagot na, oh. Oh, sumagot na naman. Sumagot na, oh. May manugang na babae rin, oh. Ayan. Eh, kinikinig yung Dear MOR, eh. Hindi naman ganyan yung tipo natin eh. Ayan na. Ayan na. O, teka lang. Teka lang. Eto, isulat nyo na lang rin yan muna dito sa Dear MOR. Marunong ka mag-computer. Marunong ka mag-email. Eto ang paraan, ha. Ang email address namin ay dearmor1019@yahoo.com. Ayan na, dearmor1019@yahoo.com. O kaya naman, dun sa classic na pamamaraan, ilagay mo sa sobre ang sulat mo para sa amin. Pati batuhan ng mga linya na hindi mo talaga makalimutan. Ilabas mo na yan. Sabi mo kung sino nagsabi, paano mo sinabi. Sige lang. Ito ang address namin, ha. ABS-CBN Corporation, Search and Tisguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Para sa inyong mga gigil, nagigil na mga reaksyon, mamayang second part, ito naman ang paraan ng pag-text. I-text ang MOR, space, ang inyong reaksyon, space, ang inyong pangalan and location, at i-send sa 2366. So, sige, para sa mga merong ano, ha, may asawa na hindi kasundo ang inyong magulang at naiwan po silang dalawa sa bahay ninyo ngayon, kumustahin nyo po. Pagka hindi po sinasagot ang phone, malamang nag-uumbaga.
Nag-uumbaga ng digil. Pareho nakikinig ng Diremor ngayon. Oo, hindi. Higihati nyo sila. O na magkasundo, iyan naman. At syempre, pakinabangan ang ating barangay. Nandyan po ang mga lupon ng tagapamayapa na nakikinig din sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Mukhang magiging busy kayo. Menya-menya pagkatapos ng Dear MOR. Kasama niyo po ako, DJ P, DJ Popoy. That's my boy. Dito sa MOR 101.9, my only radio for life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. DMOR na! Popoy at Asmin, ako ang tipo ng tao na pasensyoso at bibihirang magalit, pero sinubok yon ng tadhana nang dumating nga ang asawa ng anak ko na si Mirna sa bahay namin. Palasagot at walang galang, ganyan si Mirna kung makiharap sa akin. Parang hindi niya ako biyanan. Noong una, nakukuha ko pang magpasensya. Pero sa huli, nagpapang-abot na kaming dalawa. Tulad na lamang ng isang araw. Mo, ikaw! Ay. Ikaw ang problema ko! Simula kasi na dumating ka sa pamamahay ko, wala ka nang binigay sa akin kundi sakit ng ulo. Wala kang tinulong sa bahay na ito. At kayo naman, wala kayong ginawa kundi pag-initan ako. Huwag mo ko sisigawan! Gumalang ka sa akin! Biyanan mo ako! Gumalang? Nagpapatawa ba kayo? Paano ko gagalang sa inyo kung kayo mismo ay hindi kagalang-galang? Baka nakakalimutan mo, sampid ka lang sa pamamahay ko. Hoy, tanda! Baka nakakalimutan mo rin na asawa ko ni Eddie. At lahat ng pag-aari niya, pag-aari ko rin. Lapastangan kang babae ka! Ah! Wala kang karapatang sampanin ako! Ah! Hayop kang babae ka! Aray ko! Ah! Wala kang pilipitin ang kamay ko! Aray! Eh, walang iya ka pali! Ah! Ah! Aray! 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 Nga. Hindi na ako papayag na lait-laitin mo lang ako. Handa na kitang labanan, isuksok mo yun sa kukote mong matanda ka! Mama! Mirna, dito na ako! Hayop ka! Eddie! Oh, Mirna, ba't ka umiyak? Ang mama mo, sinasaktan ako. Tignan mo yung ginawa niya sa akin. Teka, puro galos at kalmot ka. Ma, ano nangyari dito? Yung asawa mo, Mirna, ba't ba kayo nag-aaway ni Mama? Saka ba't mo siya sinaktan? Nagtatanggol ko lang ang sarili ko, Eddie. Mapatayin ako ng mama mo. Demonyo ang nanay mo. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa mama ko. Oo, Eddie, nagsasabi ako ng totoo. Masama yung mama mo. Gagawin niya lahat para maghiwalay tayong dalawa. Ang galing mo, Marte. Ang galing mo magpaaway sa anak ko. Samantalang ikaw dyan na nagsimula ng gulo. Nasampal kita kasi napakalapastangan mo sa akin. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko, Eddie. Alam mo naman siguro na sa simula pa lang eh. Ayaw na sa akin ng mama mo, diba? Palagi siyang galit sa akin. Palagi niya ako minumurat nilalait. Oo, GRO ako nun. GRO ako nung nakilala mo ako. Pero walang karapatan ang mama mo na lait-laitin lang ako. Ikaw nga dyan, puro sakit ang ulo binigay mo sa akin. Wala kang ginawang mabuti rito sa bahay. Eddie, gusto ko na umalis sa bahay ninyo. Hindi ko na kaya makasama pang mama mo. Kahit anong gawin ko, ayaw niya sa akin. Eddie, sawang-sawa na ako. Sige. Ayoko na. Kung hindi mo na kaya makasama sa akin, tumayos ka sa bahay na ito! Pero iiwan mo rito ang asawa at anak mo! Mama, bakit ba ganyan ang trato niyo sa asawa ko? Akala ko ba gagawin niyo lahat para magkasundo kayo? Di ba ma, nag-usap na tayo dito? Ang asawa mo nagsimula ng gulo! Hindi, ma.
Madalas magsumbong sa akin si Mira na madalas niyo raw siyang nilalait at sinasaktan. Madalas daw po kayo magparinig sa kanya kapag wala ako. Tapos, hindi daw po makatao yung pagtahato niyo sa kanya. Sinabi niya yun sa'yo? Hoy, Mirna! Ang lakas na lobong manira sa akin! Bakit? Totoo naman yun ah. Di ba? Eddie, inalaso lang ni Mirna ang isipan mo. Ma, nakikiusap ako. Tama na. Huwag mo sabihin sa akin na kinakampihan mo pang babaeng yan kesa sa akin. Wala po akong kinakampihan, ma. Mirna, sige na, pumunta ka na sa kwarto mo. Hindi, Eddie. Palayasin mo ang babaeng yan sa pamamahay ko. Huwag mong hintayin ako pa magpalaya sa kanya. Ma, tama na. Nakikiusap ako. Mirna, doon ka na sa kwarto. Sige na. Eddie, palayasin mo ng babaeng yan dito. Kasi kung hindi, pati ikaw palalayasin ko rito. Sige, ma. Palayasin niyo si Mirna, pero sasama ako sa kanya. Patawarin niyo ako, pero masasamahan ko kung asawa ko. Popoy at Asmin, malakas ang loob ni Mirna na kalabanin ako dahil alam niyang sa kanya kakampi ang anak kong si Eddie. Alam din ng babaeng yon na si Eddie ang kahinaan ko dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa anak ko. Kaya hindi natuloy ang pagpapalayas ko kay Mirna dahil ayaw kong umalis noon sa poder ko ang anak ko. Tiniis ko na lamang ang lahat ng kawalang-yaan ng babaeng yon alang-alang sa anak ko. Kaso Popoy at Asmin, sa kabila ng pagtitiis ko at pagtitimpi, ay siya namang panunubok sa akin ng pagkakataon. Nadiskubri ko isang araw na may ginagawang kalokohan si Mirna. Oo, nahuli ko siyang niloloko ang anak ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya magtaksil kasama ang ibang babae o ang ibang lalaki. Dahil doon ay hindi ako nakapagtimpi at inaway ko si Mirna. Sa madaling salita, nagkasakitan kami. Doon walang habas akong sinaktan ni Mirna kahit na matanda na ako. Pinakita niya sa akin kung gaano kawalang galang siya sa ina ng asawa niya. Pero ang mas masakit na parte doon ay nangyari pagkatapos ng pagsasakitan namin ng babaeng yun. Ma, bakit niyo naman po ginawa yun? Hindi na ako makapagtimpi, Eddie. Nangangaliwa yung asawa mo. At paano naman po kayo nakasiguro? Ano po bang nakita nyo? Nasa palengke ako kanina. Nung makita ko siyang nakikipaglandian sa ibang lalaki. Eddie, kitang-kita ng dalawang mata ko. Naghali ka ng dalawang yon. Grabe ang kapal na mukha ng babae niya na lakas ng loob. Ma, nakausap ko si Mirna. Ang sabi niya, kaibigan lang niya yon. At saka hindi naman po sila naghahalikan. Huwag mong sabihin sa akin na mas pinaniniwala mo pa si Mirna kaysa sa sarili mong ina. Hindi naman sa ganun, ma. Pero baka naman po sinisiraan nyo lang siya sa akin. Gumising ka na nga sa katotohanan, Eddie. Hindi ko sinisiraan ang magaling mong asawa. Sinasabi ko lang sa'yo ang nakita ko. Eddie naman, matalino ka. Huwag ka magbulag-bulagan. Alam kong alam mo ang likaw ng bituka ng asawa mo. Ma, tama na. Bakit? Totoo naman, di ba? Dahil sa mga katulad niyang Frosty, kaya maraming lalaki ang nagtataksil sa mga asawa nila. Dahil sa mga katulad nila, kaya maraming nasisirang pamilya. Eddie, gumising ka naman sa kahibangan mo dyan sa asawa mo. Hindi ka mahal ni Mirna. Ginagamit ka lang niya. Tama na po, ma. Hindi ka naniniwala sa akin? Sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo at pagmamahal ko sa'yo, mas papaniwalaan mo pa ang asawa mo kaysa sa akin? Ma, alam ko pong ayaw niyo kay Mirna. Gusto niyo pong maghiwalay kaming dalawa. Pero ma, sinasabi ko sa inyo, hindi po mangyayari yan. Hindi mo talaga ako pinaniniwalaan? Ma, kilala ko kayo. Gagawa't gagawa po kayo ng paraan para masira si Mirna sa akin. Anong pinagsasabi mo? Parang pinalalabas mo na ako ang masama? Ayoko na pong pagtalunan to, ma. Sige, Eddie. Kung ayaw mong maniwala sa akin, Eddie, huwag. Hindi kita pinipilit. Pero huwag na huwag kang lalapit sa akin kapag dumating ang araw na iniwan ka na ng asawa mo. Popoy at Asmin, masakit yun sa akin dahil mas pinaniniwalaan at mas kinakampihan ni Eddie ang kanyang asawa kaysa sa akin. Siguro dahil madalas akong siraan ni Mirna sa asawa niya, kaya ganun na lamang ang tingin sa akin ng anak ko. Pero hindi pa rin ako tumigil dahil gusto kong mamulat noon ang pinakamamahal kong anak
sa pagbubulag-bulagan niya tungkol sa asawa niya. Pero isang araw, hindi ko akalain na mauuwi ang lahat ng yon sa isang pangungot. Ma? Hayop kang babae ka! Ang lakas ng loob mo magtaksil sa anak ko! Ang kapal ng mukha mo, walang hiya ka! Ah, gusto mo ng gera, ha? Pwes ibibigay ko sa iyo yun! Ah! Hayop kang babae ka! Kakalpun ang aroy! Ano ba? Aroy, nasasaktan ako! Ikaw na simula ng gulo, maming! Walang hiya ka! Ah! Aray! Hayop ka! Ah! Ano ba, aray? Maawa sa iyong matanda ka! Sinasaktan ng nanay ko. Sumasobre niya ang nanay mo, ha? Punong-puno na ako dyan! Hindi ko na kaya, susuko na ako sa kanya! Teka, Mirna, saan ka pupunta? Mirna! May ikipag-iwalay na ako sa'yo! Para ano? Para sumama sa kabit mo? Ah! At nawawa ka na rin pala sa kapraningan ng nanay mo! Sige! Magkampihan kayong dalawa! Mag-ina nga kayo! Alam ko ng tungkol sa inyo ni Ruben. Talaga? Bakit hindi mo na sinabi, ha? Kaya nga kanina pa kita gustong kausapin eh. Dumating lang si Mama. Buti naman at natauhan ka na, anak. Ma, patawarin niyo po ako kung hindi ako naniwala sa inyo noon dati. Sige, magsama kayong dalawa. Aalis na ako. Teka, hindi ka makaalis dito. At sino ka para pagilan ako, ha? Hindi mo ako mapipigilan. Mirna! Mirna, pumalik ka nga dito. Mirna! Ma, dyan lang kayo. Mag-uusap lang kami ng asawa ko sa kwarto. Pero Eddie! Papayagan kitang umalis. Tapos ano? Magpapakasaya kayo ng kabit mo? Sige na, Eddie. Pakawalan mo na ako. Ano ba? Bakit naman kita papakawalan, ha? Hindi na kita mahal. Narinig mo? Hindi na kita mahal! Ihayop ka pala ng babae ka! Ah! Ano ba? Aray! Hindi! Aray! Ano ba? Ano ba? Sabi mo? Di mo ako mahal, ha? Wala mo kayo sinabi mo! Ha? Kasi ako kitawalan! Hindi ako maawa sa'yo. Tarapin ka! Aray! Ano ba? Eddie! Tama na yan! Buksan mo na itong pinto, Eddie! Maawa ka sa asawa mo! Ano ba? Buksan mo itong pinto! Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat, pagkatapos kitang mali na tanggapin, eto na igaganti mo! Ano bang ginawa ko sa'yong masama, Mirna? Ha? Patawarin mo ako, Eddie! Pero hindi na kita mahal! At sino mahal mo? Yung problema yun? Ano? Sagot! Maawalan mo na ako! Ano ba, Eddie? Walang iyakap, papatayin kitang babae ka! Eddie, ano ba? Diyos ko! Eddie! Buksan mo itong pinto! Maawa ka kay Mirna! Ano ba? Buksan mo itong pinto! Eddie, maawa. Sisiguraduhin kong di ka napapakinabangan pa ng Ruben na yan. Eddie! Eddie! Ano gagawin sa kutsilyo, Eddie? Ako lang naman to sa'yo. Huwag mong gawin yan, Eddie! Huwag gawin! Nakikausap ako, Eddie! Eddie! Anak! Eddie! Eddie, buksan mo itong pito, Eddie! 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 Diyos ko! Mama! Anong ginawa mo, anak? Bakit mo pinatay asawa mo? Bakit? Ma, nagdinim lang pong pili. Sorry. Popoy at Asmin, sobra akong nanlumo sa mga nasaksihan ko. Napatay ni Eddie ang kanyang taksil na asawa dahil sa pag-ibig na dungisan ang karangalan ng anak ko. Dahil sa pag-ibig, kaya nabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Agad na sumuko si Eddie sa mga pulis pagkatapos ng krimen na yon. Kinalaunan ay nasintensyaan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. 3 taon na ang lumipas at sa ngayon ay patuloy kong dinadalaw si Eddie sa bilangguan. Pero hanggang ngayon, aaminin ko,
Sariwa pa rin sa isipan ko ang bangungot na yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko lubos na maisip na dahil sa walang kwentang babaeng yun, ay nasira ang buhay naming lahat. Popoy at Asmin, dito ko na ititigil ang kwento ko. Ayaw ko nang alalahanin pa ang mapait na pangyayaring yun. Sa katunayan, habang sinusulat ko ito, ay napapaiyak pa rin ako. Siguro, heto talaga ang nakatadhana para sa amin. Pero ganun pa man, ay hindi ko sinusumbatan ng Diyos bagkus ay araw-araw ako nagdarasal para sana isang araw ay matapos ng pagsubok na ito sa buhay namin. Hanggang dito na lamang, Popoy at Asmin. Maraming salamat sa kaunting panahong ibinigay niyo sa akin. Ang inyong tagapakinig, Maming.
Mga kapamilya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tutok na sa programa ng mga adik sa pag-ibig, Dear M.O.R. kasama si Popoy at Basha. Tubig at langis, malamig. Tubig malamig, pengi naman. Isang minuto makalipas ang alas dos ng hapon, mga kapamilya, ha? Yan nga ang nangyari. Naging trahedya. Dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal. Pero alam nyo, para sa akin, maganda rin kasi ang itinuro ni Chamaming sa kanyang anak kung paano magmahal. Nga lang, may mga pagkakataon talaga na ikaw ay susubukin hanggang sa sukdulan, hanggang sa akala mo hindi mo na kaya. Yun ang sinasabi. Naging miserable tuloy ang buhay nitong mag-ina. Sila na nga lang magkasama dito sa buhay. Uniko iho pa na talaga namang mahal na mahal lang ng kanyang nanay. Well, nabulag sa pag-ibig para sa iba. Yun yung sinasabi natin, ha? Na yung mga sinasabi ng ating mga magulang, yung mga pinapaalala nila sa atin, kahit na sabihin mo meron na tayong sariling talino, na tayo alam na natin yung mga digital na mga something-something dyan, hindi pa rin ibig sabihin na mas matalino na tayong higit sa ating mga magulang. Opo, dahil pagdating sa buhay, wala namang digital, wala namang obsolete. O wala naman nalalaos, di ba, sa mga lessons in life. Yan po ang tanggapin natin. Kaya naman, nandyan lagi ang mga magulang natin, lalo na alam naman natin na mahal nila tayo. Tanggapin natin kung ano yung mga ipinagbibili nila, kung ano yung mga ipinapayo, lalong-lalo na sabi nga, wag mo lang pakinggan sa tenga mo. Pakinggan mo gamit ang iyong puso at samahan mo pa ng talino. O, diba? Mamaya, pagpapatuloy natin yan, ha? Ito na muna ang inyong ilan sa mga reaksyon na lang ang mababasa ko dahil pasado alas dos na, mga kapamilya, ha? Grabe naman magsalita si Maming dahil sa sobrang tuliro ni Eddie sa kakukot. Hindi ko maintindihan to, ha? Ayan. O, ito na lang muna kay John Acomia. Ayan, tama. Wala ngang kuwentang babae. Iyang si Mirna. Ayan, nasira tuloy ang buhay ni Eddie. Taksil kasi, bastos pa. Ayan, ha. Dapat mamulat ang anak niya dyan. Bulag ka, Eddie. Yan ang sabi ni Mel Mayor. Pati nanay mo, hindi mo na rin pinaniwalaan. Sayang ang pagiging anak mo. Buti namulat ka. Ayan, namulat nga, kaso huli na, namulat na, nabigla pa, ngayon nakulong pa si Eddie. Eto, sabi niya, Diyos ang Melay Garcia, Popoy, grabe ang nangyari, di ko akalaing mauuwi sa patayan ang lahat. Nakakapanlumo dahil sa natuklas ang katotohanan ng anak ni Maming, mapapatay niya pa ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nakakalungkot na kailangan pa mangyari ang ganyan sa inyo ng pamilya mo. So sad. Ayan, ha. Grabe ang ugali ni Ate Mirna. Hindi ko malunok. Ayan, makatipa siyang babae. Sad story naman, marami talaga ang magagawa ng pag-ibig. Pakibati nga po ang mama at papa ko. Ayan, kaya Ate Keng, Tuno at sa mga chikiting niya, sa mahal kong asawa na natutulog din ngayon. At yun lang. Popoy, grabe po, napakawalang utang na loob, walang respeto pa. Ayan, pabati nga po si Tita Lucy at Roslyn Manasan, Kuya Christian, Ian De La Cruz, at sa baby ko na si Jerby De La Cruz. Yan ang sabi ni Jenny ng Imus, Cavite. Ayan, mga kapamilya, alam nyo, sa pagitan ng mga magbebyanan, ayan, ang dami natin mga storya dahil sa ayaw ng byanan sa kanyang magulang, talaga nagkakasiraan pa. Kaya naman, ipit na ipit yung anak mismo, 'di ba, sa pagitan ng asawa niya at ng kanyang nanay. Hindi naman po talaga ano 'yan, hindi naman talaga iba na 'yan sa storya natin, lalo na sa ating mga Pilipino, 'di ba, na pag-agawan yung anak, lalo na ang nanay,
ay napaka-close kasi ng family ties ng ano eh, ng mga Pilipino. Ayan, kaya karaniwan hindi pa umaalis kapag o hindi pa bumubukod, lalo hindi pa naman talaga kaya, pero pagka nag-asawa na, nakikita rin muna kina nanay, kina tatay, ang mga magulang, meron talaga silang karapatang mahalin pa rin tayo, pero may mga magulang talaga na hirap ding i-detach yung kanilang mga sarili sa mga anak kapag may sarili na rin buhay yung mga anak nila. Ako, masasabi ko, swerte ako sa tatay ko. Ayan, dahil hindi niya ako pinakikialaman sa mga desisyon ko. Yan po ang mga dapat din nating matutunan, no, sa atin na mga magulang, lalo na po sa mga matatandang magulang na meron na nga rin mga anak na gusto na mag-settle down o gusto nang humiwalay. Pagbigyan nyo, pagkatiwalaan nyo yung mga anak nyo para magdesisyon para sa kanilang buhay. Kung sa tingin nyo ay namamali, tsaka nyo lang gawin ang nararapat na pagpayo, pagkausap, at hayaan nyo, kasi kung hindi rin matututo yung mga anak nyo sa mga pagkakamali nila, hindi nila pahalagahan yung mga leksyon na matututunan nila. Hayaan nyo po kami na lumapit sa inyo kapag ka ng problema kami. Katulad na lamang din ng paglapit ko sa tatay ko. Ganyan, pagka namang problema, o yan, Daddy, nasaan kayo? Usap naman tayo. Close naman ulit tayo. Baby mo pa rin naman ako, di ba? Kahit na magkasinlaki tayo. Yan, yung mga ganyan lambingan na pag-usapan nyo yan bilang mga magulang. Pero sa mga asawa rin naman, hindi ko alam kung bakit kailangan mo sirahan yung biyanan mo. Hindi ko alam. Dahil nabiyayaan yata ako ng, hindi yata, nabiyayaan talaga ako ng napakababait na mga biyanan. Mapababae, mapalalaki. Ayan, nasa ka ba naman nakahanap ng biyanan? Di ba, gusto ko pambilan ng sasakyan? Eh ako naman ni sampid lang sa kanilang pamilya. Ha, DJ Bea? Ha, bibilan akong sasakyan. Nga lang, sabi ko wag po muna. Aba? Sabi ko wag po. Wag po. Kasi, hindi pa po ako marunong mag-drive. Hindi, joke lang. Eh, meron mga biyanan, kaya pangalagaan nyo hindi lamang inyong mga asawa, pati yung mga biyanan nyo na ganyan mga kababait talaga. Diba? Diba? Iyan ang mga blessings na hindi natin na matatawaran, walang katapat ng mga biyaya yan. Pero pagka nga ganyan na naipit ka na sa asawa mo at sa nanay o sa magulang mo, pakinggan mo pa rin ang magulang mo, dahil wala namang hangarin niya na makakasama para sa'yo. Pakinggan mo rin yung asawa mo, syempre, dahil yan ang pinili mong mahalin. Okay, pero dito sa kaso ni Mirna, ni Chamaming, malinaw na malinaw na si Mirna ang may diprensya. Kaya naman ang hiling ko, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, sana huwag ka maging ganyang klase na manugang, ha, hindi magulang, ha, na manugang. Ayan, sana huwag kang maging ganyang klase na katulad ni Mirna, na napaka, pagka kayo naninirahan sa ibang bahay, sa bahay lalo pa ng mga biyanan mo, ano ba naman yung ano, yung respetuhin mo siya katulad ng pagrespeto mo sa mga magulang mo? Ano ba naman yung tumulong ka? Hindi naman makapagpababa ng pagkatao mo yun, na makapagwalis-walis, makapagpunas-punas naman dyan, o paliguan ng pet, yung mga pet ninyo, mga pet na dogs, mga cat, ganyan. Subukan yung paliguan yung pusa. Ayan. At syempre, tumulong kayo, nakikitira kayo eh. Pero kapag ka nga sa bahay mo mismo, eh wala kang respeto at bastos kang tao, kausapin mo yung sarili mo. Gusto mo magbago, ngayon ka magbago. Ayan, hindi naman yan para sa ibang tao eh. Para yan sa sarili mo. Yun. Hindi yung para maging ano, maganda pakikisama ko sa kanila. Ganito ugali ko sa kanila. Pero pagka doon lang ako sa bahay namin, ganun pa rin ako. Bastos pa rin ako doon sa mga tunay kong magulang. No. Magbago ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Yun lang yun. At syempre, programang Dear MOR, hatid sa atin ngayon ng The Generics Pharmacy. Tandaan ba sa generics? The Generics Pharmacy, nandito ang reseta ng doktor, now with over 1,600 branches nationwide to serve you, kasama rin ang V-Fresh. Mga kapamilya, ang ating Dear MOR weekend edition, kasama nyo po si Miss M. Bukas, ayan, Saturday and Sunday, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. At syempre, ako nga po ang inyong nakasama, DJ P, DJ Popoy, that's my...